Sa Lighthouse Cafe ay nag-feature po tayo ng mga organisasyon na nagpapakita ng magagandang resulta at pagbabago sa ating bansa. One such organization is the Pasig River Rehabilitation Commission, or the PRRC, created in January of 1999 by virtue of the Executive Order No. 54. The PRRC was established to ensure that the Pasig River is rehabilitated to its historical pristine condition. At kung nakita po natin ang kondisyon ng Pasig River in the early 90s ay para talagang wala nang pag-asang maibalik pa ito sa dati. Subalit dahil sa pagpupursige ng PRRC ay unti-unti nating nakikita ang pag-rehabilitate ng Ilog Pasig at ng mga karatig na komunidad na nakapalibot dito. In what's brewing, PRRC Representative George de la Rama kasama na ang ilang mga river warriors ay makakakwentuhan natin tungkol sa mga challenges and triumphs pagdating sa pagpasagawa ng mandato ng komisyon nito. Maganda po ang kanilang kwento, kaya't abangan natin ito. And an on-site visit in one of the rehabilitated sites ang binisita nila Gabby and Erica sa ating Espresso Self. Ano kaya ang masasabi ng mga naninirahan katabi ng esterong ito? At alamin natin yan maya-maya lamang. At sa Health Talks naman, ay pag-uusapan ng respiratory diseases, prevention and cure. Naku, uso ito sa ating bansa, lalo na sa mga kababayan natin na nakatira sa tabi ng mga estero at mga ilog. Kasama natin dito si Dr. Daisy Mapanaw, isang pulmonologist mula sa Commonwealth Hospital and Medical Center. Kaya't maganda na naman po ang mga ihenda namin mga pag-uusapan ngayong araw na to. Manatili po kayo nakatutok lamang sa channel na ito. Ako po si Rhesa Abante-Yebra. And I am Bishop Reuben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to Lighthouse Cafe. Isang awit ang naging sikat nung panahon ng mga 90s ni Geneva Cruz. At ang mga lyrics nito ay, anak ng Pasig naman kayo, tapon doon, tapon dito. Yun ang sinasabi ng awit. And yan ay tungkol, of course, sa Ilog Pasig. Isang malawak na ilog running through the heart of Manila, and it flows from Laguna Dibay to Manila Bay through a length of 27 kilometers. And based on history, this river used to be an important transport route and a source of water during the Spanish Manila. However, matapos ang mga ilang dekada, ay kitang-kita naman po natin kung anong naging, ano nangyari sa Pasig, kung paano ito nasira, at tinan nyo ang kalidad ng ilog na ito sa ngayon. Right, Bishop. And due to negligence and industrial development, the river has become very polluted and even considered to be dead or unable to sustain life by ecologists. But that was before the Pasig River Rehabilitation Commission was established, with a very clear mission of being able to transform Pasig River and its environs into a showcase of a new quality of urban life. This organization is committed to continually improve the quality of the Pasig River and even the communities living alongside it. Okay, napakagandang misyon, pero parang napaka-imposible. And I'm sure the task is not easy, lalo pa na kailangan nilang baguhin din ang kalidad ng mga buhay ng mga settlers, ano, na nasa tabing ilog. And to share their challenges and mga success stories, we have today, no, dalawang representatives from PRRC. At yan ay si George de la Rama, ang head ng kanilang Public Information and Advocacy Tourism Division. At narito din, no, ang abatement chief nila na si Ver Gutierrez. And we would like to welcome them both. Oh, George. Hello. And Ver, welcome to Lighthouse Cafe. Thank you, sir. Thank you, Rhesa. Oh, it's a pleasure to be here in your show. Ang ganda ng ano ng entry niyo na nakatuwa for the Pasig River. Hindi, kasi mahilig din kayo sa kape, kaya narito sa Lighthouse Cafe. Nakaubos na nga. Where good talks happen. Yeah. You know? Well, PRRC. So ito'y Pasig River Rehabilitation Commission. Oh, that's right. And dahil ito'y commission, it means this is under the office of the president. Yes, it's a government agency under the office of the president, which was created noong 1999 under or by virtue of Executive Order No. 54 and as amended by Executive Order No. 65, which is primarily mandated to rehabilitate the Pasig River and its environs back into its historically pristine condition. Pero bakit parang hindi kayo masyadong kilala?
parang mas kilala yung parang may foundation, yes, at ito yung ginagawa. Mm-hmm. Siyempre, MMDA and everything. Pero tahimik kayo, ano, Ver? Yan po yung side part. Ayun na, yan po yung sad part sa amin na medyo talagang hindi ho, kahit ho yung mga ibang taga-gobyerno, hindi ho kilala si PRRC. Oh, yes, parang low profile malungkot lang. Na bahagi ng low profile lang kayo, pero matindi, yeah, naman kayo. It's a low profile, tama kayo dyan, no? And I think the reason why is because ano, for the longest time, trabaho lang. Pero yung mag-ingay, kumbaga, yes, it's just recent lang na dapat na talaga malaman ng publiko, oh, that, oh, the government is actually doing something for, yes, our rivers. Right. Yes. So that's the reason why kami, we are very thankful that we are here in your show, oh, kasi this is a way for us to get, reach our public and, kaya, inform them that... Hawa, ito, partner tayo. Exactly. The GCTV is partnering with you para yung advocacy na inyong... you know, itinataguyod, mm-hmm, no, ay maikalat natin sa lahat. The more people na maging aware sa mission ng PRRC, the more na mas magiging partner din nila. Exactly. Diba? Magiging, oh, madali. Hopefully. So, ang Pasig, uh-oh, River ba, meron din sa Mindanao? Baka buong bansa ba ang PRRC? Hindi naman. Pero the good thing about that, no, is that other rivers from other provinces outside Luzon, humihingi rin ng ano ng advice sa amin, ng technical expertise. We have already shared our services sa Marinduque, yes, sa Pangasinan, yes, and then even sa Cagayan de Oro. Mm-hmm. And I think it is because na-recognize nila yung river restoration and management namin, management programs. Yes. Kaya restoration and management. Kasi it's one thing to restore. And it's one thing to manage. So, ibig sabihin, kapag meron na kayong ginawang rehab o improvement sa portion ng Pasig, mm-hmm, ay hindi nyo ito iniiwan lang ng basta-basta. You also manage this. Totoo, di ba, Sir? Yes, sir. Tina-turnover ho namin sa barangay. But hindi ho ibig sabihin no, na sila na ang mamamahalaran. Na meron ho kaming oversight committee. That's right. That's good. Na siyang... nagma-manage din po doon siya. Kasi baka mamaya niya matapos nating ayusin, eh kinabukasan meron na lang mga nandoon. Opo, totoo naman po 'yan, 'di ba? Nangyayari po 'yan ngayon. Totoo. Oh, oh. Kung meron kaming lipat bahay no from Estero lipat relocation site, minsan yung mga barangay captains may balik Estero program kasi, oh, syempre mga voters nila well, alam mo Ver, George, ang talagang naka-strike sa akin ng attention dito eh yung nung pinakita mo sa akin, ito po yung mga pictures sa ating programa, yung dati at ngayon. Okay? Ang malaking difference. Oo, ayan po, nakikita nyo yung sa before mga pictures na yan. Before and after. Okay, George, let me ask you. Nagkaroon ng panahon na ang Pasig River ay diniklarang patay na. Yes. As in? Biologically dead. Noong, okay, 1990s yun. Kaya rin nauso yung kanta nga ng anak ng Pasig is because, uh-oh, it is to raise awareness to the public na the Pasig River, which was our lifeline, has died. Uh-oh. Kaya... What contributed? Anong mga kinakailangan makita para ideklarang patay na ang Pasig? Unang-una, during the 90s, talaga nakita na ng iba't ibang ahensya like the DNR na wala ng aquatic life na nabubuhay, ooh, at that time. Unlike nung mga years back, no? As na in? Meron pa talaga mga isda na nakapagsta. Pati palaka, hindi nabubuhay. Oh, nung mga time na yun, sobrang punong-puno ng basura, mabaho, maitim, burak. Exactly. Ganun na siya nung 1990s. So, what contributed na naging ganyan ang Pasig? Sir, marami yan. First, ang Pasig River, nung time na yon, maraming mga industrial sites along the Pasig River. Mga kung ano-ano. Factories. Yan. So, ang mga waste nila? Diretso. Diretso. Mm. Diretso sa Pasig. Walang na-regulate noon ang mga panahon na yun? Alam ko meron, pero siguro out of ano, hindi na rin siguro na control or na maintain. So, there was really a negligence. So, bukod sa mga industrial na mga ano, mga corporations, what else na contributed? Sir, yung Pasig River kasi is parang ano yan eh, para siyang veins ng katawan natin. Daming mga sanga-sanga. Yun yung mga estero. Okay. Sa bawat estero, may mga makikita kayo diyan mga informal settlers. I see. So hindi lang mismong Pasig River lang itself, yung mga tributaries exactly na ano. Exactly. Kaya ang hinahawakan talaga namin is not only the Pasig River but the Pasig River system.
because ang dami, hindi, even if we clean the Pasig River sila, they're always on the Pasig River, yung group na surveyor. Pero pag hindi mo in-address yung mga esteros, yung mga yung dumi doon, ganun baliwala. Din. Useless. So, si Sir, nasa kanya ang programang yun, ang River Warriors at River Patrol program to address the issue dun sa mga nagtatapo ng basura. Pero believe ako sa optimism nyo, ha? Na, oh, to, di ba? Taking the challenge na... Kailangan po talaga yun. Kasi, eh, Diver, maraming galit sa'yo. mamaya na. Medyo curious po ako eh. Like, for example, isang estero, may community na nyo, ano yung process na ginagawa ninyo to start? Magic! Meron silang magic wand! And how long does it take? Ano siya, mahaba talaga siyang proseso. Una, marami kasi nakatira doon na informal settlements. So, kakailanganin kausapin yung mga yon. We have community dialogues with them to inform them of the project na yung esterong yan ay i-rehabilitate and we will be relocating you to a relocation site. So, pag na-convince na yung mga yon, which is technically mahirap talaga sila convince kasi... You're not doing this alone. You're doing this with other government agencies. Yes, for the relocation, we have with us the National Housing Authority. Okay. So, we provide them the list of the inhabitants dun sa area, and then they prepare the documents and the place where they will be located. Okay. Yeah. So, that's one part pa lang, relocation, easement recovery and relocation. When the easement has been recovered, nagde-design ng PRRC ng linear park, gagawin siya environmental preservation area. Hindi na tinatanggal ang informal settlers, kundi inaayos nyo pa yung mga, ang tawag dyan, yung bank? Yung river bank. River bank, yes. Okay. So after ma-recover yun, gagawin na siyang linear park. Pati mga estero? Pati yung estero, dredging, revetment walls, slope protection, gagawin rin ng PRRC. Okay. With the help rin of course, our partner agencies like the DPWH naman pag mga riverbank development. You said linear park. Mm-hmm. So, ano ba yan? Ano bang ibig sabihin ng linear park o kaya easement? So, iba yung easement. Ang easement, eh, bigyan niya ng puwang. Yun. Doon namin ginagawa, sir. Yung linear park. On the easement, para hindi lang siya, ano lang, barren land lang, we convert it into a linear park para maging... mag-serve as an access road, as a recreation area, and at the same time, makatulong sa pagpapaganda ng dating... Who builds the linear park? Kayo mismo o meron bang kinalaman ng DPWH? PRRC pa, budget ng PRRC yun. Ah, budget ng ano... Mm-hmm. And then so, we hire contractors and to do it. MMDA, paano sila nakakatulong sa inyo? MMDA, ngayon tumutulong sila sa Estero Blitz program nila. Yung tagalinis rin ng ano ng mga basura. Sila mayroong mga equipment, eh, no? May equipment sila. Mga dredging naman. Mga barangay naman po, barangay captain, mga kagawad, paano sila nakakatulong? So nagbibigay sila ng ano ng mga yung mga volunteers na warriors na siyang magbe-maintain ng kalinisan ng ating mga estero. Eh pero taga muna, yan eh ano pag nagagawa na yung easement at ano? Yes po. Oo, eh yung umpisa, paano kayong tutulungan ng barangay? Dialogue po muna, makikipag-dialogue. Yes, tama yun. Hindi pa challenge yan, Ber, na ano? Challenge po talaga kasi kailangan kumbinsihin mo si barangay captain na suportahan yung advokasya ng PRRC yung aming gustong mangyari. Eh paano kung si barangay captain nakatira mismo doon sa yun nga po dumarating hindi meron nga pong mga ganoon may mga ganung tayong insidente na na-encounter ho dyan sa estero. So yun nga lang meron kaming may CEO siyang PIAD, meron silang community organizers na nakikipag sila ho yung grupo na nakikipag-usap, nakikipag-dialogue dun sa mga sa residente ng estero. Ang PRRC is not you are under the office ng presidente. Opo. National government. Yes, sir. So ang budget ninyo is national from the OP. Pero yung mga barangay, siyempre, mga local government yan. So, hindi lang kayo sa barangay nakikipag-usap, pati sa mga municipalities, mga cities. Yung LGU na po, yung LIAC na po na tinatawag namin. Hindi ba nakakahilo yung gano'n? Ber? Hindi ho, kasama ho sa trabaho natin. Ho. So, hindi lang sa'yo galit yung mga tao papaalisin, pati yung mga mayor, tsaka mga barangay. Actually, wala naman hindi ho sila magagalit kasi unang-una,
nire-relocate natin sila sa magandang lugar. I see. From the esteros, maglilipat sila sa isang malinis na komunidad. Sapagkat ang totoo naman ito, you would want to better their living conditions. Opo, yun naman po talaga ang mission namin. Yung pag-relocate sa kanila is not to deprive them of their right to live, no, or have a house. Sabihin mo ulit yan, sabihin mo ulit. Yung, okay. Baka, hindi, totoo to. Baka may nanonood po sa atin dito na siyempre, nasa gilid po kayo ng Pasig. Eh, alam mo, itong Signal TV, mas maraming urban poor areas na napapanood, ano? So, ang pag-relocate as a principal, George, ay ano? Okay. Ang pag-relocate po, it's not to take away your right, no? Hindi namin kayo pinagkakaitan ng karapatan na mabuhay, na magkaroon ng disenteng tahanan. Actually, what we are doing, ang ginagawa po namin ay inililigtas namin kayo sa kapahamakan because of the dangers na dala nung area na tinitirahan po ninyo. Oh. So, yun eh. At syempre, sa kung makikita nyo yung mga estero, ang daming pwedeng mangyari. May you define the dangers? Yung sakit. Number one, leptospirosis, diarrhea, cholera, and all. Andun lahat. Andun. Tapos, yung danger na pag bumaha. Naku! Tapos, we don't... Kaya namin ginaayos yung mga esteros ngayon kasi we don't want to have mangyari ulit yung nangyari nung Ondoy. Yes. Na barado yung mga esteros, hindi naka-flow ng maayos yung tubig ulan, naipon, bumaha, tumaas ang tubig, maraming napahamak na... At kapag hindi minenta na, uulit at uulit yun. Yes. Mm-hmm. Ay, hindi kaya nagbaha ang Metro Manila nun is because hindi pa ganun kaano yung mga esteros. But syempre, yung kabuhayan din, you know, generally, dahil... mas mahirap talaga ang buhay, you know, economically, na nadudung ka. So, you intend to relieve, no, yung mga kababayan natin from Totoo. Such. Pag pinapapili kasi yung mga relocatees natin, yes, bago sila dalhin talaga dun sa actual site, si NHA, pinapapili sila ng tatlong project sites. May choices. Meron choices sila. Ang gagawin ng PRRC is tutulungan silang dalhin dun sa mga areas na yon. Mm-hmm. So may project viewing, no, may site viewing. Para pa na nagbebenta ka rin ng condominium. Yes, no? May option. Sila pa yung may option, di ba? Tapos, of course, pag napili nila yun, ibig sabihin, on their own, nag-decide sila na gusto nila doon sa area na yun. Si NHA naman kasi, ang ginagawa nila, we make sure na merong hospital doon, may paaralan doon. Hindi naman sa itatapon lang sa isang lugar. Oo, malayo sa kabihasnan. Exactly. Yung mga bahay po ba, yung mga pabahay na yun, do they have to pay for it? Or meron bang mga monthly, Alam ko sa umpisa wala pa. Kasi asikusin pa ng government yung proper transfer, tapos yung pagpapatitle ng individually sa mga owners, sa mga beneficiaries. Mm-hmm. Pero pag once na naayos na ng government yung mga documents, alam ko mag-i-start na yung payment. May mga alam akong ilang areas na nasa 200 per month yung bayad. Ano yung mga ginagawa niyong steps para mas maraming public ang maging aware? Dito sa PRRC. Yun. So, sa aming division, what we do is, multi-level communication to, no? Like, what we're doing right now is a high-level form of communication. But we also do grassroots communication. I see. Teacher level. Kasi, technically, sila yung nandun sa areas na kailangan mong tutukan, turuan, baguhin yung attitude, turuan about ecological solid waste management, about taking care of the environment, mga climate change mitigation lessons, ganyan. Yun yung mga ganung bagay na nire-reach out naman. But iba-ibang levels rin yan. For kids, hindi kami pwede mag-lecture ng PowerPoint kasi iba yung appreciation nila. Right. So, we do it via storytelling, puppet shows, whereas sa mga adults naman, nandun yung mga regular lecture type, ganyan. Pag senior citizens naman, mga wellness activities for them to appreciate kung ano nang meron sa harap nila ngayon na malinis. Livelihood programs, do you offer them too? Oh, we do, sir. Ang seawater hyacinth kasi, hindi naman siya talagang... nagkakaroon lang ng problema pag sumobrang volume dami sa yung sa Pasig River system natin. So nagkakaroon ng apektado po yung ferry operation. Yes. So yun ang nagiging problema. Pero sa totoo lang, kung magkakaroon lang tayo ng talagang pagdadalhan ng nangangailangan ng malaking demand ng water hyacinth,
eh, number one na yung ating ano. Yes. Oh. Ang ginagawa niya sa water hyacinth. So, charcoal. Marami. Marami. Tapos bag, banig. Oh, yun ang anong livelihood banig? Namin sa... Nilalagyan niya ng brand. Halimbawa, anong brand na nilalagyan niya? PRRC. Nilalagyan ng PRRC. Ha? Akala ko yung ano, Louis Vuitton ang nilalagyan ng brand. Meron na po kami ngayon ano, sa, ano, sa Trinoma, di ba? Oh, may exhibit kami kanina. Exhibit sa Actually, yes, 3-day exhibit siya. Showcasing yung mga products nga ng mga government agencies. So sa amin, yung water hyacinth products nga kasi they are converted into raw materials. Tama si Surveyor, nagiging bag, nagiging chinelas, banig, yung mga ganyan. Give us some ano, give us some portions ng Pasig na naging ano na, naging maganda ng ehemplo ng pagbabago. Ano mga lugar? Kung titignan nyo, kung makakabisita kayo sa may Baseco area. Okay. Ang Baseco area ay isang ang tawag doon, basura eh. Reclamation area. Yun. Reclamation area na puro basura yon, doon tinapon lahat. Oh. Na naging ano siya, naging barangay. Ginawa siyang barangay under the administration ni ano ni Gloria Macapagal-Arroyo. Yes. So naging barangay siya. Isang barangay lang yun, ha? Pero puro yun. Siyempre, puro mga informal settlements, ganyan. Yes. Pero ang ginawa ng PRRC is... Meron pa kayo ano ron, di ba? Ano tawag dyan? Meron kaming livelihood center doon. Ginawa, sinimula na namin yung pagpatag ng road sa, para makapasok yung, ano, yung mga sasakyan. Tapos, sa tulong ng ibang ahensyo na nakita nila yung sinimula namin, ginawa na ng DPWH na isang talagang road na talaga siya. That's good. Sa road na yun, sa dulo na nandun yung livelihood center namin plus yung mangrove nursery. Wow! Yung mangrove nursery, what we are planning sana is pag lumaki na yung mga mangroves, we can plant them ilang, along the Pasig River. Ilang pamilya, Georgia, nakikinabang dyan? Nako, sir. Gano'ng sa, amin, sa livelihood center, meron kami 30 families na tinutulungan doon. Okay. Although minsan may mga challenges kasi may mga ibang livelihood na madaling kumita ng pera. Eh. Sa Baseco, usong-uso ang pagbabalat ng bawang. So, sa isang sako ng bawang, balatan mo lang yon, binabayaran sila ng 70 pesos kaagad. Or ngayon yata 100 na. So, medyo matumaas na yung demand sa pagbabalat ng sibu, ano naman, bawang, yan. Mag-location shoot tayo ng ano yeah. ron para makita natin. We would be glad to invite you. Yes. Mrs. Servier will bring you to the Pasig River. Okay. Alam mo, maganda ito, Ver. Marami pa tayong pag-uusap. Hindi pa tayo tapos. Wala pa lang ito eh. No, at least, nabigyan natin ng introduction Totoo sa ating mga nanonood kung ano ang PRRC. Yes. Kaya unang-una, hindi kayo kaaway. Totoo. Hindi. Oh, sabihin mo sa kanila. Oo. Sir. Hindi po. Hindi po kami kaaway. Kakampi niyo po kami. At gusto ko rin samantalahin itong pagkakataon na ito para manawagan po dun sa mga kababayan natin na parang awa niyo na po. Tulungan niyo po kami mapaganda yung ilog Pasig. Puso po, puso. In behalf of our Executive Director, Jose Antonio Goitia, we encourage you po to support the programs and the projects and the advocacies of the Pasig River Rehabilitation Commission. Right now, our campaign is Puso para sa Ilog Pasig. Kasi we want you to give back the love that we once had for the Pasig River. Yes. Mahalin po natin ulit ang Pasig Ito River. Ito po yan. Well, napakaganda po nito. No? Ibig sabihin, hindi pa period ito. We can do a lot more sa napaka... mapakinabang na Pasig River na ito. More success stories on the Pasig River Rehab. No? Let's join Gabby and Antoinette as they go on site and visit some rehabilitated esteros in Manila. Abangan yan sa ating Espresso Self.